Bata-bata, paano ka ginawa? Ni Luwalhati Bautista. Pagsusuri sa bata-bata, paano ka ginawa? Ni Luwalhati Bautista. Buod, nagsimula ang nobela sa pagmamartsa ng magtatapos sa kinder. Isa si Maya, ang anak ni Leia kay Ding, ay gagraduate ng oras ng iyon. Bago simulan ang pagbibigay ng honors, ay may inilatag na isang programa ang paaralan. Yung ay ang Miss Kinder 83, kasali si Maya sa mga kalahok. Hindi inayaan ni Leia na lagyan ng kahit na anong panretoke sa mukha o kahit lipstick man lang si Maya dahil naniniwala si Leia na ang ganda ng isang bata ay wala sa makeup o kung anong kolorete sa mukha. Tumulo ang luha ni Leia ng tanghaling Miss Kinder ang anak. Dali-dali niya itong pinitsuran ngunit ubos na ang kanyang film. Ginawaran din si Maya bilang third honors. Nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay ni Leia na kung saan ang karamihan sa kanilang bisita ay mga bata. Dumating naman si Pilar sa kanilang bahay at inalok si Leia na isali si Maya sa contest ng Johnson's Johnson's at i-sponsoran nito ang bata ngunit ayaw na itong isali ni Leia sa kahit na anong contest. Nasa trabaho si Leia ng mga oras na iyon nang tumawag si Rafi sa kanya upang sila'y muling magkita at magkausap. Humingi si Rafi ng pabor kung maaaring makasama niya si OG. Pumayag naman si Leia at agad na sinabi ito kay OG. Ngunit, hindi sang-ayon dito si Ding. Nagpumilit namang sumama si Maya at mahigpit na binilinan ito ni Ding na alamin ang bawat kilos ni Leia at Rafi. Nang magkitang muli ang mag-amang Oje at Rafi, ay masayang-masaya ang dalawa. Pumunta sila sa isang karnibal at doon nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap muli ng masinsinan sina Rafi at Leia. Dito na umiyak ng umiyak si Leia sa paglalabas ng sama ng loob nito kay Rafi. Nalaman ni Leia na mayroon na palang bagong asawa si Rafi at tatlong buwang buntis na ito. Tumira si Oje sa kanyang ama sa loob ng isang buwan at pinayagan naman ito ni Leia. Ngunit ayaw itong paalisin ni Ding dahil wala raw makakasama si Maya sa bahay. Pero wala nang magagawa pa si Ding. Nang makabalik na si Oji sa bahay ni Leia ay nagpatuloy naman ito. Bagamang 11 anyos pa lang ay gusto na nitong magpatuloy. Nagkausap muli si Leia at Rafi at sinabi ni Rafi na gusto niyang isama si Oji sa Amerika. Araw na ng pasukan at sinamahan na ni Leia si Maya sa silid nito. Nalito pa ang guro sapagkat akala nito ay Delara din ang apelyido ni Maya. Nagkaroon ng isang meeting ang lahat ng magulang sa eskwelahan at nagpakilala ang bawat magulang. Nainis si Leia at nung siya na ang magsasalita ay sinabi nito na huwag nang sayangin pa ang kanilang oras. Nagbotohan naman sila ng officers at may isang lalaki doon na laging isinasali ang pangalan ni Leia sa mga kandidato. Muli ay nainis siya at saka nagsalita ng nagsalita. Nang mabasa ni Leia ang balita ay dali-dali itong pumunta ng kanyang opisina upang malaman ang nangyaring pagkamatay ni Ninoy Aquino. Laman ito ng balita at libu-libong tao ang nagpoprotesta dahil sa nangyari. Natapos na ang unang kwarta ng pasukan at ibinigay na sa mga bata ang kanilang report card. At dahil sa malalim na pag-iisip ni Leia, ay nagkapalit ng pirma ito sa report card ng mga bata. Kaya naman, nagbigay siya ng sulat sa guro nito na kung maaari ay baguhin na lang at magbabayad na lamang siya. Pero, ang sabi ng mga guro ng mga bata ay kanilang siyang kausapin ng principal. Nang makapag-usap ang principal at si Leia, ay nilaman ng principal ang trabaho ni Leia at humanga ito sa kanya dahil kaya niyang ipaglaban ang karapatan ng tao. Naging magkaibigan si Leia at si Mrs. Salamea.
Nasa trabaho si Leia nang tumawag ang kanyang kapitbahay at ibinalita rito na nasa ospital ang kanyang mga anak. Pagdating niya sa ospital ay bukol sa ulo ang natamo ni Oji at gasgas naman ang kay Maya. Galit na dumating si Nading at Rafi. Nanermon nang nanermon ang dalawa na para bang siya lahat ang may kasalanan sa nangyari. Dahil din sa galit ni Leia ay iniwan niya ang mga bata sa kani-kanilang mga ama. Dahil sa inis ay tinawagan ni Leia si Johnny at niyayang manood ng sine. Pagkatapos nito ay inalok ni Leia si Johnny na makipag-anuan sa kanya. Nung una ay ayaw nito pero kalaunan ay pumayag na rin. Na makalabas na ng ospital ang kanyang mga anak ay naganda siya ng kaunti upang makabawi sa mga ito dahil sa hindi niya pagdalaw. Pagkaraan naman ng gabi ay tumawag ang asawa ni Johnny kay Leia at ibinalita rito ang pagkakakulong ni Johnny sa salang PDA. Sumapit ang Pasko at bagong taon. Walang Ding na umuwi sa bahay ni Leia, ngunit nang umuwi ito ay sinabi ni Ding na may asawa na siya at nagpakasal sila noong Pasko. At gusto nitong isama si Maya. Natapos ang nobela sa pagpili ng kanyang mga anak na sumawa na lamang sa kanya kaysa sa kanilang mga ama at ang pag-graduate ni Oji ng elementarya. Pagtatalakay, tauhan. Si Leia Bustamante ay isang mapag-aruga at mapagmahal na ina kay Oji at Maya. Nagtatrabaho siya sa isang organisasyon na kung saan ipinaglalaban ang karapatan ng tao o isang human rights organization. Nagkaroon ng dalawang asawa at matigang binubuhay ang kanyang dalawang anak. Naniniwala siya na mas mainam na sabihin na agad ang totoo sa mga bata kaysa malaman pa nito sa iba. Siya ay maituturing na isang uri ng tauhang lapad sapagkat mula umpisa ay hindi nagbago ang ugali at pananaw niya sa kanyang buhay. Pinakita rin sa nobela kung gaano siya katatag na ina sa kanyang mga anak. Si Rafi ang naging unang asawa ni Leia at iniwan niya nang magkaroon ng trabaho sa Surigao. Siya ang ama ni Oji. Bumalik sa Manila upang makasama ang kanyang anak. Mayroon na rin itong asawa at magtatatlong buwan na itong buntis. Gusto niyang isama si Oji sa Amerika upang makapiling na niya ito. Siya ay isang uri ng tauhang lapad dahil hindi nagbago ang pakikitungo nito kay Leia at ang pagmamahal nito kay Oji. Nandoon pa rin ang kanyang paglalaban na alagaan na lamang ni Leia ang mga bata kaysa sa magtrabaho pa ito sa organisasyon. Si Ding naman ang pangalawang asawa ni Leia. Siya ang ama ni Maya. Naging karamay ni Leia sa mga panahong hindi nagbibigay ang nais ni Leia kay Rafi. Laging naroon sa kanyang nanay, siya ay isang uri ng tauang bilog sapagkat sa huli ay nagbago ang kanyang pag-ibig kay Leia at nagpakasal sa iba. Si Oji ang panganay na anak ni Leia na nais sanang dalhin ni Rafi sa Amerika. Kahit na kinaiinisan si Maya, ay mahal na mahal niya ito at nais niyang ipakilala sa kanyang ama. Siya ay isang uri ng tauhang bilog sapagkat noong una ay sumusunod ito kay Leia pero kalaunan ay naging pabaya ito sa pag-aaral at nakita na lamang ni Leia na nagsusugal ng pool kasama ang matatanda. Si Maya ang bunsong anak ni Leia, masayahin at madaldal. Nanalo ng Miss Kinder sa kanilang paaralan. Isang uri ng tauhang lapad si Maya dahil hanggang sa uli ay ang pagmamahal niya kay Leia ang naging dahilan sa pagpili niya rito kaysa sa pagsama sa kanyang ama. Si Johnny Diograsias ang katrabaho ni Leia at kung minsan ay tumutulong ito sa kanya at may nangyari sa kanila. Dinakip siya ng mga pulis at kinasuhan ng PDA. Isang uri ng taong lapad si Johnny dahil hanggang sa uli ay hindi nagbago ang kanyang pananaw at pinaglalaban niya pa rin ang karapatan ng tao kahit na siya ay nakulong na. Si Mrs. Zalameya ang prinsipal ng pinapasok ang paaralan ng mga anak ni Leia. Nag-alaskan silang dalawa nang unang makita at nagkita ng paghanga kay Leia dahil kayang-kaya ni Leia ang lumaban sa karapatan ng tao
Ngunit siya ay hindi dahil nasa kapahamakan ng kanyang trabaho kung sakasakaling siyang lumaban. Isang uri ng tao ang bilog dahil nang unang magkita sila ni Leia at parang hindi ito gusto si Leia at sa huli ay naging mabuting magkaibigan silang dalawa. Tagpuan, sa bahay ni Leia nangyari ang halos lahat ng pangyayari sa nobela. Sa mall at karnibal nagkitang muli si Leia at Rafi at nagbonding kasama ang mga bata. Sa eskwelahan, nagsimula ang nobela sa pag-graduate ni Maya sa kinder at dito rin nagtapos ang nobela sa pag-graduate ni Oji at ang pagbigay ni Leia ng talumpati. Sa loob ng kwarto ng principal, nagkasagutan si Leia at si Mrs. Zalamea na kalaunan ay naging mabuting magkaibigan. Sa trabaho ni Leia, inilahad sa nobela ang ginagawa ng isang miyembro ng organisasyon kung paano nila ipinaglalaban ang karapatan ng bawat tao. Manila ang pinanggaganapan ng kwento sapagkat naisa dito ang nangyari sa pagkamatay, paglibing kay Ninoy Aquino at pagprotesta ng mga tao laban sa gobyerno. Panahon. Ang nobela ay isinulat sa panahon ng martial law na kung saan ipinahayag sa nobela ang pagpatay ang nagaganap sa bansa, ang pagpatay kay Aquino sa airport at ang pagprotesta ng mamamayan. Punto de vista, third person point of view, dahil nakabata ito sa obserbasyon at pananaw ng may akta. Tunggalian, tao laban sa tao. Bagaman walang nangyaring labanan o suntukan sa mga karakter, makikita pa rin ang tunggalian sa tao laban sa tao. Si Leia laban sa dalawa niyang asawa at ng lipunan. Si Leia laban sa kanyang dalawang asawa na sina Rafi at Ding, pinakita ni Leia sa nobela ang kanyang katatagan na kahit pilit na siyang pinaalis sa kanyang trabaho, ay mas pinili niya ang kanyang trabaho at kahit na iniwan na siya ng dalawa, ay nananatili pa rin siyang matatag para sa kanyang mga anak. Si Leia laban sa lipunan. Sa ganitong panahon, marami ang mga taong mahilig manghusga at dahil sa kalagayan ni Leia, dalawa ang kanyang anak at magkaiba ang ama, hindi na may iwasan ang mahusgahan ng mga taong nagmamalinis katulad na lamang noong umaten siya ng meeting sa paaralan ni na Oji at ang mga tingin sa kanya ng mga tao ay parang madali ang babae na kung sino-sino lang nagpapano. Tao laban sa sarili, sapagkat ipinakita ni Leia na kahit iniwan na siya ni na Rafi at Ding, ay nananatili siyang matatag para sa kanyang mga anak. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang buhay kahit wala ang mga ito. Paksang diwa. Ang paksang diwang binibigay diin sa nobela ay ang pagmamahal ni Leia sa kanyang mga anak, ang paninindigan ni Leia sa karapatan ng tao at pagiging pantay-pantay ng babae sa lalaki at ang mga nangyayari sa lipunan katulad na lamang ng kaliwatkan ng pagpatay, pagprotesta ng mga manggagawa at ang pagpatay kay Ninoy Aquino. Ang paksang umiiral sa nobela ay ang kasaysayang pag-ibig na kung saan ipinakita rito ang pagmamahal ni Leia sa kanyang mga anak at sa dalawang lalaking naging parte ng kanyang buhay. Pamamaraan. Ang istilong ginamit ng maikda ay ipinaghalo niya ang wikang Ingles at Filipino. Karamihan sa parte ng kanyang nobela ay ang kasalukuyang kaganapan ng mga panahon na iyon. Mas umiiral din ang pagiging ina ng maikda dahil mararamdaman ito ng mambabasa sa katuohan ni Leia, na kahit anong mangyari, ang kanyang anak at sarili pa rin ang kanyang pipiliin. Pananalita. Ang dialogo ng bawat tauhan sa nobela ay makikita sa kanilang edad. Halimbawa, na lang nito ay kay Maya na kung saan makikita ang kainosentehan nito sapagkat tanong ito ng tanong na nangyayari naman talaga sa ibang batang katulad niya. Si Leia na kung saan ang pananalita niya ay makikita ang pagiging isang ina nito. Dulog. Ang nobelang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista ay gumamit ng dulog na feminismo sapagkat babae ang pangunahing tauhan ng nobela. Ipinakita sa nobela kung gaano katatag si Leia sa mga pagsubok na dumating sa kanya. Naipakita rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang dalawang anak na kung saan na kahit na
may posibilidad na sumama ang kanyang mga anak sa kani-kanilang ama, pero hinayaan niya pa rin ang mga ito na sila mismo ang pumili at magdesisyon kung kanino sila sasama. Pinakita rin sa nobela ang pakikipagsabayan ng mga kababaihan sa mga kalalakihan, na kung saan mas pinili ni Leia na ang kanyang trabaho kaysa kay Raffi. Naisaaduhin sa nobela ang mga palaban na kababaihan sa paglalaban nila sa kanilang karapatan. Naipahayag din ang pagsali ng mga kababaihan sa protesta laban sa nagaganap na martial law sa bansa. Bisang pampanitikan, bisa sa kaisipan. Sa pagbabasa ng isang nobela ay kinakailangan ng maraming panahon para basahin ito, lalo na kung ang nobelang binasa ay makaluma. Ang nobelang Bata-Bata Paano Ka Ginawa ay maituturing kong isang napakagandang nobela sa panahon ng martial law. Bagaman, nakapukos ang nobela sa karapatan ng mga kababaihan sa mundong ibabaw, ipinahayag din sa nobela ang mga pangyayaring naganap ng martial law. Hindi man ganap na isinaad sa nobela kung sino ang taong nasa likod ng martial law, malalaman ka agad na tungkol ito sa martial law sapagkat nabanggit ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa airport at ang protesta ng napakaraming tao. Para sa akin, mas mainam pa rin ang magbasa ng mga makalumang nobela sapagkat may malalaman kang impormasyon tungkol sa nangyari sa lipunan noong panahon. Kaysa sa mga nobelang nababasa ngayon tulad ng sa Wattpad, puro pag-ibig at nakatuon lamang sa tauhan ng kwento, pero ang nobela talaga ay naglalaman ng mga pangyayari sa lipunan. Bisa sa damdamin. Ang pagiging isang babae ay mahirap, hindi lang dahil sa buwan-buwang itong dinadatnan o kaya ay nanganganak. Noong panahon, ang mga babae ay ang tanging papel sa buhay ay maging karamay ng mga lalaki. Sila ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng anak at asawa. Walang karapatan na gawin ang gusto niyang gawin sa buhay. Pero pagdaan ng panahon, dahil na rin sa pagbabago sa lipunan, nagkaroon na ng karapatan ang mga kababaihan. Hindi na lamang pambahay, kundi panlabas pa. Si Leia ay maituturing na kababaihan sa modernong panahon dahil sa ipinaglalaban niya ang kanyang karapatan bilang babae sa lipunan. Maraming parte sa nobela ang isinaad ang pakikipaglaban ni Leia sa karapatan ng bawat tao sa lipunan. Kung gaano kasaklap ang mga nangyayari sa isang pamilyang iniwan ng ama, o di kaya'y nakulong o pinatay. Kahit panababae ang isang tao, makakaya niyang gawin ang isang bagay kung gugustin niya at kaya na nitong makipagsabayan sa mga kalalakihan. Hindi na lamang ito pambahay. Mahirap din ang maging isang ina sapagkat lahat ay kanyang ginagawa para lamang sa kanyang mga anak. Si Leia ay isang halimbawa ng babaeng matapang at mapagmahal. Lahat ng ina ay gagawin ang ikabubuti sa kanilang anak. Bisa sa kaasalan. May nabasa akong isang pahayag mula sa Facebook na ang mga kabataan ngayong panahon ay maaaring nabubuntis, hindi katulad ng panahon na kapag may asawa na, saka mabubuntis. May nagkomenta sa pahayag na iyon na nakapukaw sa aking pansin. Ganito ang kanyang sinabi. Sadyang matapat na kasi ang mga kabataan ngayon kaysa noon. Lola ko nga pinagbuntis si mama na 17 pa lamang siya. Tapos ngayon, sasabihin nyo na mas mabuti pa ang kababaihan noon kaysa ngayon. Para sa akin, may nabasa na akong ilang akda na nagsasaad na kapag nagustuhan ng isang babae ang isang lalaki noong panahon na kahit na ang babae ay bata pa, ay ikinakasal na ito. Kaya para nagmumukhang mas mabuti ang ginawa ng mga babae noon kaysa ngayon. Sa lagay ni Leia na dalawa ang naging anak sa magkaibang lalaki, hindi na ito bago sa panahon ngayon. Mayroon pa nga na iba't ibang lalaki ang ama ng isang anak dahil sa kung sino-sino lang ito nagpapano. Malungkot man isipin, pero ganito na ang nangyari sa lipunan ngayon. Mas pinapairal ang puso kaysa utak. Sarap bago hirap. Kapag nagbunga ang ginawa, iiyak pagkatapos. Kapag hindi pinanagutan ng lalaki, ipapalaglag ang bata o di kaya'y magsisuicide. Malikot na ang mag-isip ang mga kabataan ngayon. Lahat gustong maranasan agad-agad, hindi iniisip ang mga mangyayari. Pagkatapos, iiyak sa magulang at hihingi ng tawad.
Hindi masama na gawin ang gustong gawin, pero kung maaari lamang, ay isipin ang mga posibleng mangyayari bago gawin ang gusto. Ipairal mo ng utak bago puso. Masasaktan ka lang pag nagkataon.